week, everybody! So ngayon, nandito ulit ako sa Suzuki Kawi to review this new espresso. Pero before we start, kasama ko nga pala si Ma'am Teresa. So Ma'am Teresa, pwede po ba kayong magpakilala sa viewers? I'm Miss Teresa. Siya from Suzuki Auto Kawi. You can visit to our showroom. My contact number is 0905-245-8040. So Ma'am Teresa, balita ko po may mga promo po pag nag-avail. Yes, may promo kami this 59,000 down payment. Panalong-panalo tayo sa promo ni Ma'am Teresa. So kung gusto nyo nito, kontakin nyo na lang agad siya. So Ma'am Teresa, pwede na po ba i-start yung pagre-review ng espresso? So let's start. Is the year the Suzuki Espresso was first launched here in the Philippines. It is bigger and taller than a hatchback, but it is more cheaper than a sedan. If you're looking for a car that has a high ground clearance and will not break your bank, this SUV-looking car is good for you. And it's the best choice, guys. And dahil nga maliit siya, guys, matipid siya sa gas, and yung fuel economy niya is up to 25 kilometers per liter. The only downside lang noon, guys, is hindi pa available yung mga automatic transmission. So before, ang available lang is the GLMT and the special manual transmission. And hindi naman lahat ng Pinoy is kaya mag-drive ng manual transmission. Even Ate Melasu is hindi pa sanay. So if ever na naglabas sila sana noon ng automatic transmission, eh mas marami talagang bibili ng espresso. Upon checking on their websites, guys, tinanggal na nila yung kanilang top of the line, which is the special edition manual transmission, and pinalitan nila nitong AGS nila, which is yung automatic transmission nila na bagong-bago talaga. How much is it cost? For the GLMT, guys, ang presyo niya is 620,000 pesos SRP, and yung meron tayo ngayon na AGS, Nagkakahalaga naman ng 660,000 pesos SRP. And for the color availability naman, guys, is meron tayong apat, which are the orange, white, red, tsaka gray. So ngayon, simulan na natin yung pagre-review ng exterior. So meron tayo dito, guys, na pole type antenna, tapos may isang washer tayo dito. So ang cute niya tingnan dahil nga, diba, kulay white yung ating kotse. And meron na rin tayo ditong black plastic grills, pero wala siyang butas. Then yung Suzuki logo, and yung itsura ng pagka-white niya dito sa ilalim is like parang little waves. Yung ilaw natin dito, guys, is napakalaki niya pero still halogen. Sa baba naman, guys, wala tayo ditong fog lamps, pero lahat naman kasi ng espresso is wala pa rin. And meron na rin tayo ditong black plastic bumper. So meron tayong 2 air vents for the air intake dahil nga sa taas is wala siyang butas. So punta naman tayo sa engine. Yung engine pala natin dito, guys, is 1.0 liters with 3-cylinder and 12 valves na nagpa-produce ng 67 horsepower and 90 Nm of torque. And may kasama na rin siya, guys, sa 5-speed automatic gear shift transmission. And yung gulong naman natin dito, guys, ang sukat niya is 165 over 70 R14. So, alloy wheels na siya, two-tone. So, tinan nyo naman, ang cute rin ng itsura niya. And yung suspension niya naman, yung nasa front natin is naka-MacPherson strut while the rear is naka-torsion beam. Sa braking systems natin, naka-ventilated disc brakes sa harap. And yung sa likod naman is naka-drum brakes. So yung ground clearance naman natin dito, guys, is 180 millimeters. So same na same dun sa last vlog namin, which is Suzuki APV. So watch nyo na, guys, kung hindi nyo pa napapanood. Ang particular dimensions pala natin, guys, here sa espresso natin is first yung length natin na 3,565 millimeters, yung width naman natin na 1,520 millimeters, at yung height naman natin na 1,565 millimeters. While the wheelbase naman natin is 2,380 millimeters. Yung side mirrors pala natin dito, guys, is body colored na siya and power adjust, pero yung turning signal light niya is matatagpuan natin dito sa fender. While the door handle naman, guys, is yung traditional door handle natin, so keyless entry na siya. So punta naman tayo sa likod. Yung ilaw pala natin dito, guys, are still halogen, then meron na rin tayo dito ang kasamang reflector. So, makikita rin natin dito na meron tayong cute spoiler, tapos yung third brake light natin here, defoggers, tapos meron na rin tayong Suzuki logo, tsaka may badging. So, sana nalagyan rin nila ng AGS badging here. So, yun lang yung makikita natin dyan. Pero dito sa baba, yung black plastic bumper natin,
It comes with two-eyed sensors na rin. So, buksan naman natin guys yung tailgate. So, pwede natin siya buksan gamit yung key or di kaya dun sa driver's seat. So, madali lang siya buksan and may hydraulic assist na siyang kasama dito. So, unang makikita natin dito guys is yung tanawi cover niya. Kung hindi naman kailangan, pwede natin siya iganto or removable naman. So, tanggalin muna natin para mapakita ko sa inyo. And second na makikita natin is yung mga tools, yung early warning device. Ayan, nandyan sila. So, malaki yung space natin dito. So, yung trunk capacity natin is 239 liters. Tapos, wala na rin tayo dito makikita ang ilaw. So, yung spare tire natin dito guys is steel rims. So, kung kailangan mo pa ng mas malaking space, pwede natin ibaba to. So, itataas lang natin itong dalawa. Then, ayan yung itsura niya. So, flat pa rin naman siya guys, pero hindi siya gaano ka-flat dahil may ham siya dito. Overall, yan yung space natin. So, pasok naman tayo dun sa loob. Yung door panel natin dito guys is all black plastic. Itong window switch natin guys is yung manual pa. So, ganito siya. Then, wala na rin tayo makikita ritong button holder, tsaka speaker, or di kaya mga pocket. So, pasok naman tayo guys sa loob. So, sa taas naman guys, wala itong ilaw and meron na rin tayong grab handle. So, sa aking headroom tsaka sa knee room natin, kahit na maliit yung Suzuki Espresso, napakalaki talaga ng space dito sa loob. Ating seats dito ay naka-fabric, so two-tone. So, presko pa rin naman siya guys. Tapos may kasama na rin siyang headrest. So, kung long drives man or kung saan kayo pupunta, relaxing pa rin dito sa likod. And guys, huwag niyong kakalmutan na mag-hit that subscribe button sa aming YouTube channel, Carview PH. So, tara, saunahan. So, yung door panels natin dito guys, still the same dun sa likod, all black plastic. And ang makikita rin natin dito is yung speaker natin. So, overall, yung Suzuki Espresso natin is two speakers na yung meron siya, bottle holder, tsaka yung pockets. So, kung mapapansin nyo guys, nasa driver's seat na tayo, pero wala pa rin tayong mga switches dito, dito natin siya makikita. So, meron tayong side mirror power adjust, tsaka yung auto engine start and stop. Tapos, meron na rin tayong traction control. Tapos, meron sa taas na kasama na rotary aircon vents. And yung upuan naman natin guys, is four-way manual adjust na siya. So, yung headrest pala natin dito, guys, is naka-fix. Then, ang maganda dito sa upuan na to, yung bolstering niya hanggang likod is naka-leather na. So, kakaiba talaga. Tapos, yung two-tone dati dito na fabric. Sa visor natin, guys, wala siyang mirror. Tsaka, dun sa passenger. Meron tayo ditong map light, tsaka yung mic. So, para mas rinig dito sa driver's seat. Tapos, meron na rin tayong manual rear view mirror. Yung dashboard natin dito guys is black plastic pero kakaiba yung disenyo niya. So, ang ganda-ganda. Then, two aircon vents. And kapag pumasok ka talaga dito sa unahan, kapansin-pansin talaga yung center console natin which is parang ang disenyo is like a steering wheel na rin. So, dahil wala nga dito yung gauge harap, nandito siya sa gitna. So, ang makita natin dito is speedometer. Digital na siya guys. And wala na rin tachometer dahil nga naka-automatic tayo. So, meron tayo dito makikita na driver information. At meron na rin siya kasama guys sa 8 inches infotainment touchscreen. So, meron na rin siya kasamang Android Auto and Apple CarPlay. Sa baba niya naman may hazard tsaka yung sa window switches. So, mas accessible na siya. Sa aircon naman natin guys, meron tayong rotary manual control, so yung temperature tsaka sa modes. Then sa baba, meron tayong 12-volt socket tsaka USB port. And meron na rin tayo dito guys na patungan ng mga barya or kung anong gusto man yung ilagay. Kapag magcha-charge kayo, pwede nyo ipatong dito. Tapos may 2 cup holders. Since guys, na 5-speed automatic gear shift transmission natin here is walang park guys. So, lagi siyang naka-neutral. Huwag natin kakalmutan guys na pag nagpa-park tayo is naka-handbrake lalo na pag patusok dahil may chance talagang umabante siya. And may patungan na rin tayo dito guys just in case for example yung cellphone natin kapag mag-charge and hindi pwede ilagay dito. So, pwedeng-pwede natin paglagyan. Then, meron na rin tayong kasamang glove box. Ayan, kasyang-kasya yung manual natin dyan. Tsaka madami pa tayong pwedeng ilagay. Ito pala guys, yung ating steering wheel na Suzuki Espresso. So, urethane lang siya, all black. Ang makita lang natin dito is yung Suzuki logo na naka-chrome. Audio controls, tsaka yung Bluetooth hands-free natin. So, yung ating stokes here are all manual. Then,
hindi siya adjustable, so naka-fix lang siya, guys. So 5 flat pala ako, so saktong-sakto nga lang 'to eh. Magpabili na ba ako? Joke. Then disusi pala tayo, guys, ha? Hindi tayo push start. So check naman natin yung horn. So ayan ang lakas, ang cute niya pakinggan. So yun lang ang nasa interior tsaka exterior. So tara, mag-outro. So dito na nagtatapos yung full review namin about the new Espresso. So ngayon katabi ko naman tong Jimny. Sana makasama ko si Ate Melasu at ma-review natin to. Kasi nga tinan nyo, guys, napakaganda talaga. And please don't forget to subscribe our YouTube channel, CarbUPH, and hit that notification bell para lagi kayong updated. So see you on our next videos. Bye-bye! Dito ulit ako sa Suzuki. Wait. And ganun siya. Hindi ko nasama yung headdress. Ulit na lang. First, yung length natin na 5,300.